Okay, magandang hapon or magandang umaga mga ka-Wi-Fi. For today's video, ituturo ko sa inyo or kung paano ipa-flash yung version 2 na modem. Pero yung flasher natin is hindi po ito pre. Para lang ito sa inyo para may idea kayo kung paano ipa-flash yung modem na to. Itong modem pala ito ay ito yung version 2. Ayan. HG8145V5 version 1 or version 2. Nga pala yung version 1, ito yun, parang old model lang to ng mga telecom. Ayan. Pero yung version 2, yung antena niya is nasa gilid na, hindi na dito. Nasa gilid na. Okay, ituturo ko sa inyo ngayon. Kung bago pa lang po kayo dito sa ating YouTube channel, pa-subscribe po sa ating YouTube channel, Windar TV. Pwede din po kayong mag-PM sa ating Facebook page sa D.U.M IT Solution. So ngayon, magsimula na tayo mag-flash ng modem na to. So ngayon, i-access ko muna yung portal niya kasi naka-default pa to Ayan. So ito, naka-default pa yan. Ayan. So, wala tayong gagalawin yan. Papalitan natin siya nito ng blue firmware. So, ngayon, ito yung flasher natin na R20. So, ayan. I-run lang natin si Panda. Ayan. So, ayan. Pagkatapos natin i-run si Panda flasher, piliin lang natin ito si V5. Huwag muna nating lagyan ng bin file. So, ngayon, dito, kung saan nakasaksak yung kuan yung LAN port ni 5B5 to. Kung saan nakasaksak sa akin magamit ako ng kuan USB to LAN. So ayan nakikita niyo sa camera, wait. Ayan. So dito ito yung pipiliin ko kasi dito nakasaksak yung 5B5. So start lang, magbi-blink yung router. Wait, hindi nagbi-blink. Restart ko muna. Pag ganyan pala, pag hindi siya magbi-blink or yung lahat na ilaw magbi-blink, need lang po siya i-restart. Parang ganyan. So, on natin ulit. Ayan. Kita ba? Or layuan kunti. Ayan, dito. Ayan. So, hintayin lang muna natin na mag-boot yung router mismo. So, ayan. Restart lang. Ganyan. Hanggang mag-boot na talaga itong router na to. So, ayan. Ayan. Mag-skip muna. So, ayan. Umilaw na yung WLAN. Ito yung sa gilid yan. Umilaw na yan. So, i-pa-flash natin. So, press lang. Ayan. Check natin. Double check. Okay. Start. Start lang natin. Ayan. Nagbi-blink na siya. Check natin yung status. So, ayan. Success na siya. So, ayan. Success na po siya. I-reboot muna natin yung modem bago natin stop. Ayan. Restart. Tapos, stop natin dito. Ayan. So, ayan. Hintayin lang natin na mag-boot. Skip lang tayo ulit kasi matagal-tagal mag-boot siguro. Skip na. So, ayan. Umilaw na naman yung WLAN. So, balik na tayo. So, ngayon, hindi pa rin yun mapalitan yung portal talaga niya. Kahit i-access natin yan, yan pa rin yung lalabas. So, ngayon, dito na natin i-run yung script para magiging blue firmware na to. So, ayan. So, ayan, may script tayo dito. Wait. Nandito, ayan. May script tayo dito is ito, for PLDT script. Ayan, irarun lang natin po yan. Ayan, magra-running na yan. So, hintayin lang natin na may lalabas dito na success. Ayan, success na. So, pwede na natin i-close yung kuan, telnet. Tapos, magre-reboot yung modem. Nakita nyo, napatay lahat yung ilaw. So, nag-reboot po yan. So, hintayin natin muna siya na mag-boot ulit. Ngayon, nagbo-booting pa yan. Dito, mag-static na tayo. Kasi yung 1.1, hindi na natin yung mapapasok
yung 100.1 na. Pagkatapos natin i-run yung telnet, so yung 1.1 hindi na natin yun mapapasok. So mag-static na tayo. Ayan. 192.168.100.2. So click nyo lang ito, tapos 192.168.100.1. Click nyo lang OK, tapos yes. Okay ulit. Ayan. Ayan. So nagboot na yung router natin. Ayan, may kuha na siya. So check natin na sa browser. Ayan, hindi na natin siya mapapasok. So dito na tayo sa 192.168.100.1. So ayan, napasok na natin, nagiging blue firmware na siya. So kahit i-reset nyo yung modem, hindi na yan babalik sa red firmware eh. So magiging blue na yan. So yung password dito is telecom admin, admin telecom. Parehas lang ng old model ng 5v5. So ayan, login na natin. Ayan, exit lang natin. So ayan, ito na yung kuha niya. Pinaka admin talaga. So kung upstream yung hanapin nyo, meron na tong upstream din. Ayan, see, may upstream na. So ngayon, hindi kasi natin siya nilagyan ng bin. So naka-ipon lang to, naka-default ipon. G-pon, sorry. Ayan, naka-G-pon. So kung gusto nyo naman gawing ipon yan, ipa-plus lang natin ulit siya sa Panda Pluser. So ngayon, see, ito na siya. Ayan. So kung gusto nyo yung gawing ipon, i-plus lang nyo ulit sa Panda Pluser. Dito na kayo sa flash. Ayan. Tapos pasok nyo dito yung bin file, yung RO20 na to ipon. Ayan. Parang ganyan lang. Tapos saan nakakonek yung router? Ayan. Start mo lang. Oh wait. Stop. Hindi pala yan yung file ko eh. Nasa kwan. Stop. Dito. Kasi gi-customize ko pala yun. Ayan. So, start. Hintayin nyo lang dito na mag-success. Ayan. Loading success. Reboot ulit yung modem. Ayan. Tapos, stop. On ulit. Pwede nyo nang i-close. Ayan. So, yan na yun. Good to go na yan for your ipon. So, hintayin lang natin ulit na mag-boot yung router. Tsaka, pasukin natin ulit yung admin niya. Oo nga pala, shoutout din sa ating mga bagong subscribers sa ating YouTube channel. Kung nakasubscribe kayo sa ating YouTube channel, if bibili kayo ng Pluser or bibili kayo ng Pluser sa atin, pati yung script at tutorial, siyempre, yung kuha natin may discount kapag subscriber ka dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, at yun lang po yung ituturo natin for today. Ngayon, i-access na natin ulit yung portal or admin mismo ng 5v5. So hintayin lang natin. Hintayin muna natin. Maghintay. Ayan. Lumabas na. Ayan. Check natin yung system. Kanina is nakikita niyo is G-pon pa yun. Ngayon, nagiging ipon na siya. RO20. So, yan lang po mga ka-Wi-Fi natin dyan. Pwede po kayo, kung may mga tanong kayo, PM lang po kayo sa ating Facebook page, D.U.M. IT Solution. Maraming salamat po, at pa-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Malaking tulong na po yan sa akin. Thank you. Maraming salamat po.